episode of Shopee Quiz! I'm sure doble ang happiness nyo today, Shopee fam, dahil nagbabalik ang mga tanong nitong nakaraang linggo. Kaya naman, for sure, sa mga perfect attendance yan, panalo-panalo na kayo ng not just 50,000, not just 70,000, but 75,000 Shopee Coins! Ayan, simulan na natin ang kasiyahan. Diretso na tayo agad sa ating game, Mechanics for Shopee Quiz. Tandaan, we have 6 questions sa bawat session, Shopee fam. Bawal malate, better to be early para makapag-invite pa kayo ng mga other players ng Shopee Quiz. And again, after the first question, hindi na kayo pwedeng makasali, Shopee fam. Answer all questions correctly to win up to 75,000 Shopee Coins! Kung marami kayo mananalo, paghahati-hatian ninyo ang pot money para fair sa inyong lahat. Tandaan, meron kayong 10 seconds para sagutan lang tama ang mga tanong. Siguraduhin na i-select or i-click ninyo from the options or choices na lalabas sa inyong mobile screen within the 10-second time limit na ibibigay namin. And please, Shopee fam, huwag natin i-comment sa live chat box ang inyong masagot dahil hindi namin yan makikredit. Tandaan, dapat malakas ang inyong wifi connection at ang data connection para matanggap namin ang mga answers nyo on time. And as always, Shopee fam, for a better Shopee quiz experience, always, always update your Shopee. Pag-isipan ng mabuti ang bawat isasagot sa aming mga tanong dahil one wrong answer lang ay out ka na dito sa Shopee Quiz. Pero para naman sa may mga extra life dyan, every session pwede kayong gumamit ng up to 1 extra life lamang dahil walang forever. Please use your extra life because you only have 7 days validity before ito ma-expire. Reminder lang, Shopee fam, bawal gamitin ng extra life on our last question. Kapag ikaw naman ay na-eliminate, pwede ka pa rin sumali as a viewer, pero dahil viewer ka na, wala ka ng power sumagot. Pero syempre, dito sa Shopee Quiz, alam nyo na yan, lahat tayo panalo. Kanina may pinakita kaming special voucher code. If you missed that voucher code, don't worry because at the end of our Shopee Quiz session tonight, ipapakita ulit namin to. Ready na ba tayo, Shopee fam? Okay, dahil then, let's jump right into question number 1. Kung Dr. Kwakwak ang tawag sa peking doktor, ano naman ang tawag sa doktor ng hayop? Again, kung Dr. Kwakwak ang tawag sa peking doktor, ano naman ang tawag sa doktor ng hayop? Is it a veterinarian, the ophthalmologist, or let's see, vegetarian? Ako, Shopee fam, sobrang dali lang ng question number 1 na yan. Ewan ko na lang kung marami pong maligwak. Parang hindi na kailangan mag-review para sagutin ang tanong na yan. Okay. Before tayo mag-reveal ng answer, Shopee fam, mag-shoutout muna ako kay Ion Antonio. Hello daw, sabi ni Lion Alcala. And of course, special shoutout dyan sa mga nagsisend ng puso at pagmahal sa ating Facebook Official Study Hub Group. Kaya naman, if you want the whole answer and the reviewer for Shopee Quiz, make sure na join na kayo dyan. At dahil dyan, pasok na ang iyong sagot, Shopee fam. Of course, it's letter A, veterinarian. Currently, fighting for 75,000 coins, we have 15,680 players fighting in for question number 2. Sabi ni Nay, wala nang papantay sa kupad mo. Anong hayop naman ang slowest among the rest? Is it A, garden snail, B, 3-toed sloth, or letter C, giant tortoise? Ako, parang lahat ng options natin, Shopee fam. May mga history sila na mababagal sila. Yung sa snail, alam natin, mabagal ang mga suso. Yung sloth, I think it's also slow. Pero di ba nakita ng sloth? Ay, wait. Nakita na ako sa isa kong bakasyon. Nakita na ako ng sloth. Yung tortoise, alam niyo naman, pag sinabi kupad bago or lakad bago, it means automatic mabagal na tayo. I remember, meron pang parang children's story na turtle versus bunny. So, ay, pero nanalo si turtle. Pero dahil dyan, hindi si turtle ang pinakamabagal. It's letter B. Okay, for question number 3. Anong prutas ang 92% water na perfect refresher ngayong summer? Is it A, watermelon, B, melon, or letter C, orange? Ako! Alam ko na yung sagot, pero hindi ko na ibibigay sa inyo. Pero bigyan ko kayo ng clue, personal favorite ko ba? Actually, every time na kumakain ako sa labas, lalo na pag summer or outdoor yung restaurant, laging ito yung order ko kasi I find it really, really refreshing. Imagine, 92% made of water siya. So, parang konti, I think 92% water, then 3% sugar, and then the rest is something. Hindi ko alam. Pero I remember this kasi ako yung nagtanong nito this week sa Shopee Quiz. Kaya naman, doon sa may mga favorite sa akin, dapat alam nyo na yan. Okay? Pasok na ba? Pasok na ang sagot. Of course, it's letter A, watermelon. Ayan, 92% high water content ng watermelon, Shopee fam.
Okay? Pasok na po ba? Firing in for 75,000 Shopee coins? Here's question number 4. Kapag ikay na lulunod, kailangan mo ng salbabida. What is the English term for salbabida? Again, kapag ikay na lulunod, kailangan mo ng salbabida. What is the English term for salbabida? Is it A, lifeguard, B, life boy, or letter C, life saver? I remember ako mismo nagtanong ito, Shopee fan, noong Friday, at ang daming naligwak sa inyo. Pero again, kung kasama kayo doon sa Study Hub group on Facebook, I'm pretty sure nakita niyo yung mga shinier na photos doon. Kasi marami doon nag-google, tapos naglagay sila ng mga reviewers, they listed down all the questions para naman alam niyo ang mga sagot. Feeling ko ang dami-dami ko nanalo tonight kasi sobrang dali lang ng mga questions natin. Pero guys, please, kung alam niyo yung sagot, huwag niyo nang i-share kasi pag-share niyo, happy pa kayo sa coins. Anyways, ang tawag sagot is letter B, Lifeboy! That's the English name for salbabida. Diba? FYI, Shopee fam. Dahil dyan, let's jump right into question number 5. How many product categories does Shopee have? Again, how many product categories does Shopee have? Is it A12, B20, or letter C, 24? Nako guys, bibigyan ko kayo ng trivia. I started actually Shopee 3 years ago. I'm not part of the first lineup ng empleyado, pero I was one of the few members ng Shopee mismo. When we started Shopee dito sa Philippines, I think we have less than 10 categories. Remember ko lagi ako nandun sa beauty and health. Health and beauty, kasi you know, skincare and life. Tapos parang yung mga tao, hindi ba sila into Shopee that night. Pero I have to convince my friends to buy at Shopee and because we have so many collections. Dahil dyan, ang sagot is letter C, 24. Ayan, ako, ang dami pa nating players. Don't worry, Shopee fans. Medyo laglang question to, pero dapat kaya niya. Kailangan malakas ang inyong Wi-Fi connection dahil nandito na ang question number 6. Initially made for sun protection, which country first made the rainproof umbrella? Again, initially made for sun protection, which country first made the rainproof umbrella? Is it A, China, B, Egypt, or letter C, Japan? Ayan, Shopee fam, kung fanatic ko talaga kayo, dapat alam niyo ang sagot na to kasi tinanong ko to noong Friday. Diba? Nahirapan pa ako dito kasi ang hirap ipronounce sa mga bansa. To be honest, joke lang po. Pero guys, ano nga ba ang bansang unang nag-adopt or gumawa na gawing rainproof ang umbrella? Alam ko hindi sila yung bansa na gumawa ng umbrella, pero sila yung unang bansa na gumawa gawing itong rainproof. O, diba? Yun yung trivia ko nung araw na yun. Pasok na ba ang sagot? Dahil dyan, Shobby Bam, ang tamang sagot ay letter A, China! O, diba? Congratulations sa ating 5,881 survivors tonight na maghahati-hati ng 75,000 Shopee coins! Ngayon naman, as promised, ipapakita ko na sa inyo ang ating voucher code specifically designed for Shopee Quiz. There in your mobile screen, that's what we call the 5% coins cashback voucher. So Shopee fam, alam nyo na yan, for every 100 peso purchase, you get 5 coins instead of 1. So technically, that's 5% off on your total Shopee purchase. So tuloy-tuloy lang ang pag-share ng inyong Shopee Quiz experience on Facebook, Instagram, Twitter with the hashtag ShopeeQuizPH. You may also tag us at Shopee_PH when you post through your Instagram story. Once again, this is